Saan na kaya napunta, attorney, yung friends to all enemies to none na foreign policy? Wala na yun. Wala na yun. Naibaon na yun. Budol na yun, budol na. Napalitan na yun. Laging nakakalimutan, attorney, yung kasaysayan. Ito ba'y dahil din sa impluensya na gagawan tayo daw ng mabuti? Halimbawa, kagaya sa Estados Unidos, grabe yung mga ginawa. Si Pangulong Rodrigo Duterte noon, lagi niyang pinapaalala sa atin. And ngayon, nakikita na naman na ganito yung trend, ganito rin yung ginawa nila noon na kumbaga nililin lang tayo. Pero yet hindi pa rin tayo natututo. Ito ba'y impluensya? Dahil mahilig na tayo masyado sa mga Hollywood na mga pelikula na laging bida itong mga Amerikano. Eh kasi nga nasakop ang ating isipan. Ginamit nila yung public school systems na itanim sa ating isipan na ating kaibigan ng mga Amerikano, samantalang ang tinuring, ang pagturing nila sa atin ay mga animal na ini-exhibit sa mga perya ng Amerika. Kaya nga dapat balikan natin yung mga naging karanasan na katutubo natin. Ginawa silang parang animal na aliwan na tinitignan ng sa iba't ibang perya sa Amerika. Si Mark Twain po talagang binanatan yan noong mga panahon na yon. Alam mo, nakakaaliw talaga. Oh. Binabasa ko yung mga diary noong mga panahon na yon doon sa University of Michigan Library. Talagang nanggagalaiti ako sa galit. At kaya naman namulat ang aking mga mata dahil nabasa ko mismo yung mga primary materials dyan sa University of Michigan kung paano nila tayo pinaglupitan na kasing lupit din ng mga Hapon ng pangalawang pandaigdigan digmaan. Ngayon, nagkakampihan ang dalawang bansa na sumakop sa atin at nagsasabi, didepensahan namin kayo. Hello! Hindi po kami nahihibang. Hindi po kami nakakalimot sa aming kasaysayan na pinakamadugong digmaan ang Philippine-American War at ang Second World War at pinaglupitan po kami ng mga Hapon. Saan na kaya napunta, attorney, yung friends to all enemies to none na foreign policy? Wala na yun. Wala na yun. Naibaon na yun. Budol na yun, budol na. Napalitan na yun.